Maraming mga kung ano-anong theologies that very often confuse people instead of give them a sense of security. Kaya dapat kahit ano ang nararating na ating pag-aaral, kung gaano ka-complicated ang ating mga interpretations of Scripture, we must every now and then go back to the basics and review what's truly important. For instance, the issue of security and safety. Who is safe? Who is secure? Ang may mahalagang tanong na ito ay sinagot ng Panginoon, who is really secure? Heavenly Father, thank you for your kindness and goodness. Thank you for your love. We come to you, Father, recognizing our need of you. Kahit anong pagsisikap namin, kami kinakapos. Kaya lumalapit kaming kinikilala ang aming kakulangan, humihingi ng patawad, humihingi ng pagpupuno nyo. Dalangin namin, Panginoon, bumukas ang mata namin sa mga bagay na kuminsan sa kasimplihan, hindi na namin nakikita. Sa paghahanap namin ng mga maraming mga complicated things, we forget that the most important things are the basic ones. Teach us today. Help us to review what's truly important. Lead us. Correct us. Empower us. Heal our spiritual infirmities. Make your blessings known to us. Father, be our speaker. Use your servant only as your humble footstool, but be the speaker. Let your spirit touch all of us, empower us, and we bless your name. We glorify you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Who do we usually call secure? People that we usually call secure are those who have great wealth, those who have great health, or great relations. Pero yung maraming mga wealth, tanungin mo rin, marami rin insecurity. Kahit yung mga healthy, marami pa rin insecurity. I have talked to a very, very beautiful woman once who was insecure about a certain part of her anatomy while she was already a celebrated beauty. Wala namang tao na kung susukatin niya yung sarili niya sa lahat ng paano kata ng mundo, masasabi niya, ako secure. But who is really secure according to the Lord? Luke 12, 13 to 21 from the New International Version. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my mother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" So ang Panginoon ay nagpapagaling, nagtuturo ng kaligtasan, nagpapalaya sa masasamang espiritu. Biglang, mayroong isang lalaki na ang inilalapit sa kanya ay isang very, very earthly issue. Nagkakagalit sila sa mamanahin o minana sa kanilang namatay na magulang. Marahil siya inilamangan ng kanyang kapatid o gusto niyang makalamang. At gusto niya gamitin ang personalidad ni Jesus bilang kilalang guro at manggagamot para ayusin yung hidwaan nila na financial. At sabi ng Panginoon, eh sino naman nagsabi na trabaho ko yan, na minister ko to judge between you? Siyempre, kung meron akong papanigan sa inyo, hindi na ako magiging Lord of both of you. Meron ang isang lalayuan loob, at saka hindi yan ang dahilan ng pagparito ko. Verse 15, then he said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." Sabi, mag-ingat kayo, huwag kayong papadaya sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang security wala sa dinami-rami ng iyong ari-arian na paghahatian, kikitain o maitatago. Napakatamang okasyon yun para ipaalala. Kasi ang Panginoon nun ay nagpapagaling ng may sakit. Nagpapalaya sa mga inaalihan ng masasamang espiritu at higit sa lahat, nagtuturo ng daan sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos yung taas ng kanyang turo, gustong ibaba nung isang tao sa crowd na yon sa mga bagay na panandalian lang at sa mga bagay na hindi dapat inuuna. Sabi niya, huwag kayong papadaya sa mga urgencies na yan sapagkat hindi lagi yan ang important. The urgent is not always what is important. Verse 16, para lalo pa niyang palinawin ang kanyang sinasabi, and he told them this parable, isang parable na alam na nating lahat, ating muling balikan. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said,
this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Isang napakalinaw na kwento ang ibinahagi ng Panginoon. Isang taong may mga bukid ang kinasihan ng magandang kapalaran at napakarami niyang inani. At sabi niya, ano kaya ang gagawin ko? Sobrang dami kong inani. Anong dapat sanang naisip niya? Bigyan ko naman ng mga kapatid ko. Mamigay naman ako sa mga mahihirap, sa mga kapuspalat, kasi sobrang dami na nitong inani ko, wala nang pagsidlan. At maaaring inubos niya ang napakarami niyang oras sa pagsasaka, pagpaparami ng kanyang mga halaman, pag-aalaga. Naubos na ang oras niya, wala nang natira sa Diyos. Wala nang natira siguro sa pag-ibig sa kapwa. Kaya nga siya ang ginawang halimbawa eh. Hindi naman masamang maraming anihin ah. Pero nakasama sa kanya. Dahil ngayon dapat na may inani na siya, nagbibigay na siya, magpapahinga na siya, at lalo naman magbigay na siya ng oras sa Diyos, hindi. Magiging busy na naman siya. Sabi niya, sa dinami-rami ng inani ko, anong gagawin ko? Kailangan wasakin ko ngayon ang aking mga kamalig, ang aking mga lalagyan, ang aking mga storehouses. Siyempre, oras na naman ang uubusin nun. At papalakihin ko, so gawaan na naman ang mga kamalig. Naging problema ang pagdami ng kanyang inani. At pag natapos ko yon, sabi niya, siguro abutin nyo ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, magkakaroon ako ng oras sa sarili ko. Sasabihin ko ng aba, you are secure. Magpahinga ka na, magpasarap ka sa buhay, uminom at kumain. Pero sabi ng Panginoon, nakarating na nga hanggang dito yung buhay mo na marami ka ng inani. Ayaw mo pa rin siyang bigyan ng oras. Ayaw mo pa rin bigyan ng oras ang Diyos. Ayaw mo pa rin bigyan ng oras ang kapwa. Tapos, uubos ka na naman ng maraming araw para lang asikasuhin yung mga kayamanan mo. Eh kung namatay ka na ngayon, eh di pati ikaw hindi na rin nakinabang. Marami po mga tao ganun eh. Kahit na nabubuhay na sila sa interest of their principal, ayaw pa rin tumigil. Hindi pa rin bigyan ng maraming oras ang Diyos ang kanilang sarili. Hindi pa rin makapagpahinga. Wala pa rin oras sa asawa, wala pa rin oras sa anak. Eh, ang dami-dami ng naipon, ayaw pa rin tumigil. Sabi ng Panginoong Yesus at sabi ng Diyos sa langit, eh, hangal ka ba? Wala ka nang ginawa kundi mag-ipon. Eh, kung namatay ka na ngayon, hindi mo magagamit yan. Yung asawa mo mag-aasawa ng iba, yung asawa niya ang gagamit niyan, di ba? Bakit hindi ka gumamit ng panahon mo sa tama? Magpahinga ka, kasama rin yun. Maglingkod ka sa Diyos. Wala ka ng excuse para hindi maglingkod eh, kasi secure ka na eh. Yun ngang hindi secure eh, naglilingkod, ikaw pa na meron. Doon na lang napunta ang lahat-lahat. Hindi naman minasama ng Panginoong Jesus ang pag-iimpok, ang pag-ani ng marami, ang pagyaman, pero ang sinabi niya nasa verse 21, this is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Mayaman ka sa tingin ng Forbes magazine. Mayaman ka sa tingin ng society pages. Pero mayaman ka ba sa tingin ng Diyos? Yan ang sabi ni Jesus. Ngayon, kung mayaman ka na sa tingin ng tao, mayaman ka pa sa tingin ng Diyos, yun ang mainam. Pero kung kailangan mo lang pumili, sa tingin ng Diyos o sa tingin ng tao, hindi tayo dapat nalilito sapagkat dapat sa Diyos tayo mayaman. So, hindi pinatulan ng Panginoon yung pagtatanong sa Kanya para ayusin niya yung hidwaan ng mga kapatid. Sabi niya, that's not the issue. Who is really secure? Not the one who gets the inheritance. Ikaman o siya, ang kumuha niyan, mamamatay din kayo. Hindi rin niya magbibigay ng security. Not the one who gets the worldly wealth. Jesus clarified and emphasized his non-involvement in material and financial disputes of people. He was not to mediate, arbitrate, and get involved in such issues. Sabi niya sa John 18:36, my kingdom is not of this world. Kumisan, nakakatawa kasi may mga members na mag-uutangan, magsososyo-sosyo,
Tapos magkakagalit at heto, sasabihin sa pastor, sabihin niyo po kay Brother Max, bayaran ako. Teka, kaharap ba ako nung nagputangan kayo? Bakit sinasangkot niyo ako ngayon sa singilan? No? Nandun ba ako nung nag-invest kayo? Tapos ngayon, gusto niyong makialam ako dyan. Kasi sa ganyang mga hidwaan, pastor ka ng lahat, pag may kinampihan ka, yun mang naniningil o yung ayaw magbayad, may kinampihan ka na. Naapektuhan na yung spiritual ministry mo sa lahat. Kaya dapat hindi ginagawa ng mga members na kolektor, yung mga pastor nila. Tagaayos sa mga gulo-gulo ng mga magkakapatid. Meron pa minsan, isang ang yamang pamilya, nagkakagulo din sa mga hatian ng mana. Sa akin ba naman dalhin yung issue? Sino naman ako para hati-hatiin yung mana nila? Mabuti sana kung kaparte ako. Tagahati ka lang, tagadasal. Sabi, nakakatawa naman itong mga tao. Pero siguro up to a point, pastors can be helpful if both parties are willing to cooperate. Pero kung yung isa ay pipilitin mo pa, hindi na kasama yan sa gawain ng mga spiritual leaders. Maybe up to a point. The church can mediate, the leaders can, but only up to a point when the integrity of the pulpit will not be compromised. Now, who is really secure? Not the one who owns a lot of things, but those who are rich in God's eyes. Alam na natin yan, pero kailangan maalala yan kasi nalilimutan din natin yan. Kahit ang laki-laki pa ng Bible mo, simba ka pa rin ang simba. Pagka kinakapos ka na, numinipis na yung savings mo, minsan you feel insecure. Pagka nag-aalala ka ng mga bayarin, you feel insecure. Those who are secure are those who will inherit eternal life. Not those who will inherit worldly wealth. Although it helps a little bit up to a point. But true security is knowing that when you die, you will be with God. Why? Because death is the greatest threat to man. May hihigit pa ba na nananakot kundi kamatayan? Bakit ka natatakot pag nawawala ng brake yung kotse mo? Baka ka mamatay. Kung alam mo lang, babangga ka lang, mauuntog ka lang, hindi ka naman siguro matatakot, pero baka mamatay ka. Bakit ka nagpapa-hospital pag hindi ka na makahinga? Kung alam mo naman na sisikip lang yun, pero tuloy pa rin ang buhay mo, papa-hospital ka pa ba? Ayaw mo mamatay, natatakot ka. Bakit natin ayaw mamatay? Kasi may paghuhukom. Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, and after that to face judgment. Sana mamamatay ka lang na nung namatay ka, para kang kabuti, namatay ka, patay ka na, fertilizer ka na, period. Pero hindi eh. Mamamatay lang yung katawan mo, yung espiritu mo, haharap ngayon sa Diyos. Paano ka? You will face judgment. Kaya ang tao, religious man o hindi, spiritual man o hindi, takot mamatay. Nakatanim sa kanyang espiritu ng Diyos, kahit hindi siya religyoso, na nakakaalam na haharap siya sa Diyos. Kaya ayaw na ayaw mamatay ng tao. Minsan nga, 99 na, ayaw pa rin eh. Talagang gusto pa rin humaba ang buhay. At kung minsan, mananampalataya na yan, pero talagang pinipilit pa rin nating mabuhay. Ayaw pa nating to die is gain. Gusto nating to live is Christ. Bakit? Nakakatakot ang death because it is certain. It is sure. It is followed by judgment. What then is real security? It's not having to die and not having to be judged. Kapatid, pag alam mo yan, na di ka mamamatay, di ka mahuhusgahan, wala kang karapatang ma-insecure. Iwan ka man ng asawa mo, mamatay man ang boyfriend mo, masunog man ang bahay mo, maghirap ka man. Bagamat hindi natin gusto yan, pero wala kang karapatang ma-insecure dahil ligtas ka na sa pinakamalaking threat ng buhay. And that is eternal judgment. John 5:24. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Ine-emphasize pa ng Panginoon, sabi niya, sa totoo lang, makinig kayo. I tell you the truth. Sino man ang nakikinig sa akin at niniwala sa Diyos Ama sa langit na nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. No matter what his religious label,
naniniwala ka sa Diyos sa langit, naniniwala ka kay Jesus na kanyang anak at tagapagligtas, you will not be condemned. Sabi mo, paano yun? May kasalanan ako. Ang kasalanan natin, pag nananalig tayo kay Jesus, nagpaligtas tayo kay Jesus, is charged to the cross. Kaya nga siya nagbayad para bayaran ang utang natin. Kaya wala ka ng utang. Kaya nga siya namatay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya siya bumangon mula sa kamatayan para ipakita kung anong mangyayari sa bawat isang nananalig na babangon, hindi ang katawan, kundi ang espiritu. At naka-past tense na mga kapatid, you have crossed over from death to life. Buhay ka ngayon, kaya pagkabigla kang sumakabilang buhay, hindi, ay namatay na pala si sister. Hindi ka namamatay, yung katawan mo lang. Kumbaga sa damit mo na inilagay mo sa maleta, ganun din yung katawan mo, inilagay lang sa ataol, inilibing, pero hindi ikaw yun. Damit lang yun ang espiritu mo. Yung iba pa nakakatakot, paano yan? Claustrophobic po ako, ano kaya ang magandang ataol, yung transparent? Ano kaya dapat nicho, huwag sa ilalim ng lupa para madaling lumabas? Hindi na ikaw yun eh. You have crossed over from death to life. Kaya mga day-by-day workers, pastors, pag merong sumakabilang buhay, sabi, ay, si sister ganun, gumraduate. Yan ang tawag natin yung graduation, na-promote ka mula dito sa buhay na ito, pumunta ka doon sa kabilang buhay, hindi namatay, walang namamatay na anak ng Diyos. That should make you very secure. Bagamat ito lang kasi ang buhay na kilala natin, kaya talagang ayaw natin bitawan. Pero pag bumitaw ka na, nandun ka na sa kabila, sabi mo, bakit nga ba ang tagal-tagal kung ayaw pumayag? Eh, higit lalo naman palang masarap to be absent in the body but present in the Lord. Pero hindi natin minamasama na gusto nyo ang buhay. Gusto ko rin. Dahil isinulat din sa ating puso ng Diyos na mahalin ang buhay kasi siya ang nagbigay nito. Pero kung matatapos na, edi tapos, gumraduate, edi march, graduate. Malulungkot tayo sandali, but let go. Because people of God go back to God. Romans 8:1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na. Wala nang uusig sa'yo. Hindi bang isa pang nakakatakot bukod sa mamatay, iyong mabisto ka sa mga kasalanan mo? Mahusgahan ka ng kapwa? Makulong ka kaya? O kaya mawala yung favor na tingin sa'yo dahil na-condemn ka? Pero sabi ko na kay Jesus ka na, in the eyes of heaven, there will be no more condemnation. Napakasarap no na alam na alam mong di ka na uusigin pa. 1 Corinthians 15:55, nasabi tuloy, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Kung ang pinaka-nakakatakot na sa buhay ay yung mamatay at hindi na rin yung nakakatakot, ano pa ngayon ang nakaka-insecure na natira? Dapat lahat maliliit na lang, hindi minamalaki. It is true, we feel insecure about some things. We feel insecure about losing loved ones and things. We feel insecure about our finances. Hindi natin aalisin yun dahil tao tayo, nangyayari yun. Pero hindi dapat malakihin, hindi dapat patagalin. Tulad ng sabi ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your heads, but you can stop them from nesting in your hair. So hindi mo rin mapipigil, nagdinadapuan ka ng mga insecurities, mga pag-iisip, pero hindi dapat patagalin kasi hindi bagay sa mga nananalig sa Diyos. Itinataboy agad yan ng panalangin, itinataboy ng pasalamat sa Diyos when you sit down and count your blessings and think about eternal life. All of these insecurities will just be tiny dots in an otherwise long, happy, endless line. Dapat meron kang sense of proportion of what eternity is. Real wealth, according to Jesus, is what is stored up in heaven. Yun ang tunay. Real wealth is what is to be enjoyed in eternity. Sometimes, deposit ka ng deposit sa bangkong fly by night. Biglang nagsara. Nandun lahat ang pera mo, kaya eto ka ngayon, hinahanap mo si Crispin at Basilio. Bumili ka ng insurance, kung ano-ano na yung pala tumakbo uli. Eto ngayon, yung pera mo nawala. Pero pag doon ka nag-deposito sa langit, walang takbuhan, walang mawawala, kasi Diyos ang nag-iingat. That's why you feel secure. Nakaka-insecure syempre na ini-invest mo lahat ng pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. Kaya nanay mo yun, o asawa, o anak. Kasi mamamatay yun, mawawala. Misan iniiwang ka dahil ayaw na sa'yo. Kumisa naman, gustong-gusto sa'yo, pero namatay. Anong magagawa mo?
Kaya pati pag-ibig, Diyos dapat ang unang iniibig, yung number one. Para yung mga number two, number three sa buhay natin na mahal natin, mawala man o dumating, there is a number one that keeps you steady, and that is the love of God. Kaya napakahirap yung tao, ina-idolize mo, inilalagay mo above God. Kaya ang sabi sa Bible, love God above all. Above all. You know why? Because God knows that He will never leave us. He will never depart from us. That's why He wants to be number one in our lives for our own sake, so that we will feel secure. But what will happen pag ginawa mong number one tao? Kakabakaba ka. Pagka tumitingin-tingin na sa sexy yung asawa mo, eh, tumatahip lang dibdib mo. O kaya yung asawa mong babae nagtatrabaho abroad, eh, biglang dumalang na nang dumalang ang pag-text sa'yo. Kinakabahan ka na. Siyempre, kahit ka naman nasa Panginoon, nervousy ka rin. Pero iba yung number one sa'yo, Diyos. Hindi ka sobrang nakaasa sa kapwa mo para ka sumaya. Dumating siya, bonus. Wala siya, meron ka nung minimum, God's love. And that minimum is a lot. That's why yung priority sa Panginoon, dapat inuulit-ulit natin sa ating sarili yan. Kasi pati mga mana ng palataya, nalilimot yan, nahihibang pag na-in love, nahihibang pag nagtrabaho. Nung wala pang trabaho, naglilingkod sa Diyos, nung nagkatrabaho, talagang tinalikuran na lahat-lahat. Nung hindi pa napopromote, mabuti may ministry, nung napromote, nawala na, padala na lang ng padala ng cheque. Hindi ganun yun eh. Hinahanap ng Panginoon, personal na paglilingkod mo. Hindi ba kaya ng Diyos magpadala ng check-in niya rin? Pero bakit si Jesus hindi nagpadala ng proxy? Siya yung namatay sa krus. Dahil gusto niya personal. Dapat na naman may personal tayong paglilingkod. Kahit gano'n ka pa, kasuksesful o kalaking tao. Luke 18:22, when Jesus heard this, He said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Sino yung kausap niya? Isang rich, young ruler. Sabi niya, anong dapat kong gawin para mapasama sa inyong Jesus movement? Anong dapat kong gawin para pagharian ako ng Diyos at mapunta ako sa langit? Sabi ng Panginoon, sundin mo lahat ang utos. Alam mo yun. Sinunod ko na pong lahat. Sabi niya, pues, isa lang kulang sa'yo. May isa ka pang Diyos eh. Pera. Pamigay mo lahat. Patunayan mo na gusto mong sumunod sa akin. Pag naipamigay mo na, halika, join us. Umalis yung taong yun na malungkot kasi ang yaman niya eh. Hindi niya nabitawan yung kayamanan niya. Siguro 30, 40, 50 years later, namatay siya. At kung hindi siya nagbagong loob, na-judge siya. Ano ngayon yung kayamanan niya ngayon? 2,000 plus years na yung lumipas. Habang panahon niyang pagsisisihan yung mali niyang desisyon. Ngayon, hindi naman pinapamigay ng Diyos sa lahat ng mayaman yung kayamanan nila bago sila maging mana ng palataya. Ito lang kasing taong ito, may particular problem. Mas mahal niya yung pera kaysa sa Diyos. So hindi siya talaga pwede sumunod. Kaya yun ang ipinapag-give up sa kanya. Kung minsan naman, ang ipapag-give up sa'yo, yung kirida mo. Eh kasi yun ang mas mahal mo kaysa asawa mo, kaysa sa Diyos. Kaya yun ang hihingin sa'yo ng Diyos na ibigay mo sa kanya. Bakit si Isaac hiningi kay Abraham? Siguro sa tagal na nag-aantay si Abraham ng kanyang anak sa kanyang tunay na asawa, nung dumating yung anak, maaring naagaw na nung anak na yun ang pansin ni Abraham. Maaring wala nang minahal at pinansin kundi si anak. Kaya sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang anak mo. Kasi ang Diyos will tolerate no rivals in our lives. Sabi niya, I am a jealous God. Kailangan mo ako mahalin. Kaya pati si Abraham, na patriarch ng ating pananalig, sinubok. At salamat naman, pumasa. Hindi siya nagatubili na patunayan sa Diyos kahit anak niya, ibibigay niya para sundin ang Diyos. Ngayon, kung si Kumari lang yung i-give up mo, huwag ka na mag-isip-isip. Hindi na pinag-iisipan yan. Diba? Kung ibibigay mo lang yung oras mo sa Diyos, ibibigay mo lang yung bisyo mo sa Diyos, kailangan ba bang i-memorize yan? Kailangan alam mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. So, Jesus wanted, and you see in this teaching, sabi niya, ipamigay mo sa mahihirap. Kasi, ang ministry ng Panginoon, hindi lang para magpagaling na may sakit. Hindi lang para papuntahin ka sa langit. Gusto rin ng Diyos magkaroon ng a better distribution of wealth. Nung panahon niya, tulad din sa panahon natin ngayon, konting tao ang sobrang yaman at maraming tao ang sobrang hirap. Gusto rin yun i-address ng Panginoon.
But Jesus did not teach the poor to rebel against the rich, to revolt in a bloody uprising, but Jesus taught the rich to give to the poor. Kaya ganyan ay tinuturo niya. Hindi niya sinabi sa mga slaves, lagutin yung tanikala nyo at labanan yung amo nyo. Hindi niya sinabi yon. Hindi rin sinabi ng mga disciples. Hindi niya sinabi maghimagsik kayo at baguhin ang mundo. Hindi. Gusto nilang baguhin ang mundo sa pagtuturo sa mayayaman, magbigay kayo, mag-share kayo para hindi magkaroon ng madugong pag-aagawan sapagkat sobra-sobra naman ang nasa sa inyo. The church today, the church of Jesus Christ, must do the same. The church must not only be interested to have rich members so that they will have a big collection and a glamorous name. Well, you love the spirit of the poor and the rich, but the church must teach the rich to give, not only to the church, but to the poor. Hindi lamang sa church ka lagay ng lagay, masaya ka na dahil nag-tithe ka. Kailangan ituro, marami kang tinatangkilik sa buhay, tumangkilik ka na mahihirap. Pag-aralin mo yung anak ng labandera mo, pag-aralin mo anak ng yung driver para mahango yung lahi nila sa hirap. Ang sarap-sarap bigyan ng mga Pilipino kasi hindi niya sinosolo. Isang anak, magpapaaral ng kapatid, magpagamot ng magulang. Kaya sa amin sa mayayaman, share what you have. At kung hindi mo marating yung mahihirap sa malalayong mga pulo, yung driver mo, yung maid mo, bigyan mo ng sobra. Bigyan mo ng pagkakataon, magpaaral ka ng anak para malutas ang hirap. Yan ang solusyon ng Panginoon eh. Tinalagulo sa Pilipinas, only 1/4 of Filipinos are truly, truly, truly poor. The other 1/4 is medyo poor. Now, the other 1/4 have more than what they need. Yung 1/4 na ito, magpaaral lang ng isa dun sa kabilang 1/4. Solve na yung kabilang 1/4. Eh yung mayayaman pa, magpaaral lang ng dalawa dun sa sobrang hirap, masasolve ang problema natin. Sharing is what is important. Not having. Kaya sabi nung kapatid, turuan nyo nga kami yung kapatid ko na maghati kami. Sabi, hindi yan ang issue. Ang issue, una, kaligtasan. Pangalawa, kailangan may pag-iibigan. Tamang paghatian, hindi paglalamangan. It is important. Hindi nagpapakyut yung church mo to attract the rich. Kailangan mag-marketing. Ano yan? Titinda ka ng produkto? Magtitinda ka? Ano ba yung church niyo? A, O, B, O, C? Ano yan? Advertisement? Walang ganyan-ganyan sa Panginoon. Mayamat, mahirap. Pag Panginoon ang sinasamba, kailangan sama-sama. At ang sabi niya sa Luke 12:33, sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. Sabi, gusto nyo na meron kayong pitakang hindi nauubusan ng laman, gawin nyo yung pitaka nyo langit. Gusto nyang tunay na hindi maubos-ubos ang withdrawal, doon kayo mag-deposit sa langit. Sure kayo. Eternal wealth means savings in heaven. That is security. Hindi yung pang-material lamang. Hebrews 10:34. You sympathize with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Nung araw po, sa persecution ng mga Kristiyano, lalong pinahirapan ng gobyerno ang mga Kristiyano nung unang panahon. Pag nagsakdal ka laban sa isang Kristiyano at nanalo yung case, lahat ng property ng Kristiyano sa'yo na mako-confiscate. Alam nyo ang naging bunga? Ang daming nagsakdal laban sa mga Kristiyano. Maliliit, malalaking bagay, inimbentong mga bagay, nagdedemanda sila, hoping na mako-confiscate yung property ng mga Christians mapupunta sa kanila. What was the real goal? To discourage Christians from believing, to discourage people from becoming Christians dahil baka mademanda, mako-confiscate ang property. Pero yung mga mananampalataya, hindi sila nag-give up. Kahit pa nga natatalo sila sa mga kaso, hindi sila nag-give up. Kaya sabi dito, you joyfully accepted the confiscation of your property. Dahil alam nyo na meron kayong higit na mainam na kayamanan at yan ay higit sa mga kayamanan nyo dito sa lupa. The teachings of Jesus were not against wealth itself, but against ungodly means in getting and keeping it. Earthly wealth is not bad. Blessing yan ang Diyos eh.
Hindi mo naman dapat usigin yung mayaman, eh. Nagtatrabaho siya, kumita siya, umaman siya, di mabuti. Pero ang sabi niya sa Luke 12:21, this is what happens to people who store up everything for themselves but are poor in the sight of God. So don't be poor in the sight of God, especially if you are rich in the sight of men. Wealth only becomes, pagka nagkataon, just another form of poverty. When man does nothing else but keep and get it. When man keeps it only for himself. And when man offends God in his intentions, in the ways of acquiring and keeping wealth. So hindi yung kayamanan. It's not money that's evil, but the love of money. The love for money. It's all right to work. Gusto ng Diyos yan. Produce surplus. Make wealth if possible, but share. Ang unang-una man na sisharean, yung kapwa mo manggagawa, mga takuhan mo, supplier mo, meron naman mga mall, kung mo alam nila, mabili yung mall nila, saksakan ng taas ang mga rent. Ang unang dalawang linggo ng kinikita mo bilang nagtitinda doon, pambayad na lang sa rent. Yung pangtatlong linggo, pampasweldo sa mga tao. At kung pinapalag ka, doon sa pang-apat pa lang na linggo, baka ka pa kumita. Sobrang taas na mga rent. Gusto nila, sila na lang ang mabuhay. Wala ka nang ipaghahanap buhay, kundi sila. No? Pagod ka na. Ang daming araw, lakad ng lakad, trabaho ng trabaho, pawis ng pawis. Lahat ng pera nila, papunta lang sa isang bulsa. Kailangan share. Kung meron kang ganito mga facilities, bababaan mo naman ang rent mo, lalo mayaman ka na, nang magkapera naman yung mga nagaanap buhay. Meron naman mga, sila yung kumukuha ng supply, binabarat. Balita ko pa, may mga foreigner sa Baguio ngayon, binabarat ang gulay. At dahil itong mga foreigner nito, kirami-rami, parang langgam, nag-unite sila, bibili natin ng cabbage, sa ganito lang halaga, lahat tayo. Umiiyak ang mga tindera sa Baguio dahil pag itong mga foreigner na ito ang namimili, binabagsak ang presyo. Sila naman napipilitang magbenta dahil hindi sila bibilan. United na united yung mga foreigner, eh, nakikibansa lang dito. Eh, sabi ko naman, bakit kasi tayong mga Pilipino hindi united? Eh, dapat yung mga tindera, walang magbebenta sa mga ganitong foreigner pag di namatay sa gutom yung mga yan. Sa sarili nating bayan, inaapi tayo kung babarating ka na ng sobrang barat. Dahil alam na mahirap ka. Kawawa naman yun. Kaya kayo kung bumibili sa mga tindera sa kalsada, huwag na kayong tumatawad. Huwag na kayong namamarat pa. Konti na lang yung kikitain. Pagka kumakain kayo sa restaurants, mag-tip kayo. At lalo masarap yung kinain ninyo at may pera pa naman kayo, lakihan nyo yung tip. Alam nyo ba na may mga waiter, ang inaasahan lang nilang pamasahe pa uwi sa Cabuyao, Laguna, eh nagtatrabaho dito sa Makati, yung tip. Pag hindi naging kasya yung tip, utangan ng utangan kung kani-kanino, makauwi lang at may ipamasahe lang pampasok bukas. Kailangan naman konsyensya. Tumaba ka ng kakakain dun. Kung mabait ka pa nga eh, itanong mo sa waiter, anong paboritong pagkain ng anak mo? Anong paboritong pagkain ng asawa mo? At bilhin nyo, ipabalot at ibigay sa kanya. Eh, Kristiyano ka eh. Hindi yung gusto mo na lang, iuwi lahat. Nag-iisip tayo dapat. You must make wealth so that you can have wealth to give away. Ephesians 4:28, he who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. So yung mga dating pabigat, mga linta, nagnanakaw, nangihingi, nangbabakal, umaasa lang sa iba, sabi, Kristiyano ka na, hindi ka na dapat ganyan. At magtrabaho ka, hindi lang ng kasya sa'yo, pasobrahin mo para mabaligtad naman at ikaw makapagbigay ngayon. Napakabait ng Diyos. Napakamaunawain. At yan ang dapat na iniisip ng mga anak ng Diyos. It's all right to enjoy the fruits of your work. Hindi ka dapat mag-guilty. Nakakaroon ka ng bakasyon abroad dahil nagtatrabaho ka, kumikita ka. Pero huwag mo lang lilimutin na magbigay sa kapwa mo. Ecclesiastes 5:19, moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Okay lang, marunong ka lang magbigay.
At ba't ka nagbibigay? Kasi secure ka eh. Alam mo naman na pag ikaw nangangailangan, di ka bibiguin ng Diyos. Di ka kakapusin. Kumisan sa pag-iisip natin na may kailangan tayo next month, yung namamatay na ngayon, hindi natin mabigyan ng gamot kasi iniisip natin, next month, budget mo pa yon. Pag dumating yung bukas, nandun pa rin ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, let the day's own trouble be sufficient for the day tomorrow will have blessings for its own. Kaya sabi, give us this day our daily bread. Bukas meron uli. Bukas meron uli. So, be rich. If you have to and if you can. But first of all, be rich in God's eyes. Isaiah 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So, dapat mayaman tayo sa tingin ng Diyos. Kahit sa tingin ng mundo, hindi. At lalong-lalo, kung sa tingin ng mundo mayaman na tayo, dapat mayaman lalo tayo sa tingin ng Diyos. You want to be secure? You want to overcome all kinds of insecurities? Think of God. Think of the greatest threat, which is death, which should no longer threaten the believers of God. Think of your exemption from hell, your exemption from burning sulfur and eternal punishment because of the sacrifice of Jesus. And when you think of these things, you will not only be secure, you will be grateful. And when you are grateful, you will do the work of Him who died for us. You will do the work of Christ, that is to share and to love and to trust God completely. Heavenly Father, thank you for your love for us. Salamat dahil kayo ang security namin. Patatawarin mo kami, Panginoon, kung nakakalimot kami. Iniaasa namin sa mga bagay, sa tao, maging sa aming sarili, yung aming seguridad. We are secure because we are in your hands. We are secure about tomorrow because tomorrow is in your hands. And we are secure because we don't have to face judgment if we are in your Son, Jesus, if we have Him as our Savior and as our Lord. Pag nilinervyos kami, Panginoon, pag kinakabahan, pag nagkakaroon mga anxieties, pag nagkakaroon kami ng mga panic attacks, Ikaw ang maging sustainer namin. Maalala ka namin at kami makalma, Panginoon, mapanatag, matahimik. Kung kami nawawalan o nangangambang mawalan ng mga mahal sa buhay, sa iyo kami kumapit, gawin ka naming number one ng buhay namin. At kung may hinihingi ka sa amin, kayamanan man na dapat ipamigay dahil nagiging Diyos, o mga maling relasyon na dapat putulin dahil ayaw mo, huwag kaming malito. Sumunod kami sa iyo. Because you are really what we need. You are our security. You are our salvation. Magbulay-bulay tayo sa Panginoon, mga kapatid, kung ano pa ang mga personal na kahulugan nito, that we are secure in Jesus, kung anong kahulugan nito sa pang-araw-araw nating buhay. Be with God alone in silence.